when you say Kinilaw artist, and thanks talaga of Sagay, the pride of Sagay. Takigi, tuna, yung squid, yung mga maliit, kinikilaw yan. Lahat na isda, sa makita mo sa laot, pwede makilaw yan, basta fresh lang. All he wants is to serve good food, and he just wants to serve it in Sagay, where he grew up. Si tatay nung una, pagdating sa tabing dagat, mayroon na kaming dalang beer. Yun na yan, inom na yan. Tapos, kuha lang yan ng isda, ilagay sa suka. Kain lang yan, inom ng beer. Doon ko nakita yung style niya sa pagkilaw. Yung idea siya, hindi mo mabaliwala. Kasi, hands-on siya eh. Pag ihaw, pag katay pa, alam niya eh, na-experience niya. So, ang hirap pantayan. Nakikinig siya, nakikisama siya, at inyo-incorporate niya lahat ng mga ideas ng mga, ng, somehow, ng mga nakakahalilo niya, at nilalagay niya mismo sa patahe niya. Ang tatay ko noon, ganyan din magkilaw. Ito yung ginagawit ko ngayon. Maski si Doreen Fernandez nagsabi sa akin na iba talaga yung kinilaw mo, Inting. Kinilaw na kinilaw talaga. Ako si Vicente Tinting Lobaton. Ako nagsugod sinitanan ng business. May tatay ko, fisherman sa Old Sagay. Pagkagabi, umalis ng bahay papunta ng laot. Tapos, pagka umaga, nandiyan na siya. Lahat kami doon din sa tabing dagat naghihintay sa ama namin. Pagkatapos, ibinta yung mga isda, uwi kami lahat sa bahay. Yan ang routine ng aming pamilya namin sa Sagay. Yung una, si tatay ko, marunong talaga yung magluto. Yung magluto ng kambing, magkatay ng kambing. Sabi niya, ikaw lang ang turuan ko talaga nito. Natutunan ko lahat ng pangluluto sa ginagawa ko dito. Yan siya, tatay ko yan lahat. So dito sa Sagay City, simple lang yung pamumuhay dito. We're not highly urbanized. We are agricultural tsaka fishery na industry dito sa Negros. We are home of one of the largest and most successful marine conservation in the Philippines. That's Sagay Marine Reserve. Napaka-silent yung city, but if you go deeper, malalaman mo na maraming kwento. Pag-college ko na, it was 1972, nag-aral ako sa Bacolod, sa West Negros College. Pagkahapon, wala na akong klase. Doon ako nag-standby sa ano, sa bikyohan ng manok. Doon ako nag-inom ng beer, kain ng manok. Diyan ko nakita primero yung mga ingredients nila. After 2 years sa LCC, umuwi ako ng Sagay. Eh, sinabihan ko yung kapatid ko na babae. Sabi ko, maggawa tayo ng manukan dito sa Sagay. Yeah, marunong ka ba? Kung nag-aral ako dyan sa Bacolod, eh, paggawa kami ng maliit na manukan. Dito sa Sagay, walang barbecuehan dito eh. Akong first naggawa ng barbecuehan dito sa Sagay. Tunay na boss. Ayan ang boss. Tunay, tunay, tunay na boss lot. Good umaga po. Ganda sa akin. Mas kitlog, hindi namin pinapaluto yan. January 1988, I starts this business in Sagay City. Ang tatay ko,
buhay pa yon pag pag-start ko kuwansang business. Sabi niya sa akin niya, Inting, banta ko daw, inagurong imo negosyo, amugin na magkapasalbar sa imo. Sabi ng tatay ko sa akin na ang luto, pag malaman mo na, huwag mong iwanan yan dahil iyan ang gusto mo, bigayan ng Panginoon sa iyo, tapos baka dyan ka makapira. Yan talaga ang naano ko. Gusto ko malaman tong lahat ng mga tinuro ng tatay, na-develop ko, ganyan. Last 1991, nagpunta dito si Dorin Fernandez. Alis tayo. Hindi ko saan tayo punta. Punta tayo ng tabing gagat, doon tayo magkikilaw. Sabi ko sa kanya, maski saan tayo makapunta na island na mayroong isda, kilawin natin. Dating sa Suyat, kilaw. Punta kami ng Bantayan, kilaw. Lahat, sige kilaw. So, ulihi. Hindi ko alam na ginagawa niya pala ng libro yung ginaano ko sa kanya. You could see in her face how awed she was with the talent of Enteng because it's natural. It wasn't studied. It was how he grew up, going with his father, riding the boat, catching fish, and learning how to appreciate fish and seafood, how it should be eaten. After 2 months, nagtawag sa akin nga mapadala sa kililawon sa Silay. Pagdating ko sa Bakulod, book launching gali isang kinilaw ng libro. Ako ang kinilaw artist, hindi nilagay sa libro, kinilaw artist. Dito way ko piniro kabalo. Sus dito na urot ang among kinilaw. Urot man ang iya libro nga dala, baligya na baligya gitanan. Pagkatapos hindi niya sa ako na lahat na profit nito, first profit, ibigay ko sa iyo lahat. Huwag, huwag na siling ko, hindi yan sa ano. Wala lagi ko nagbaton. After 2 to 3 weeks, pumunta ba ulit dito. Binigyan ang asawa ko ng chiki. Oh, hiwain muna natin tong tangigi. Tapos ibabad natin sa salt water ito. Hugasan natin ng salt water. Ang una, lagyan natin ng kaunting salt. Tapos, itong luya natin, siling labuyo. Kaunti lang din. Depende sa taste mo. Kung gusto mong mas mahanghang, mas maganda ito. The next is the calamansi. We'll put calamansi. The last is the sugar. Para ma-ano natin, ma-neutralize natin yung asim. The last, our kinilaw sauce. Huwag mo muna ibabad sa kinilaw sauce natin kung hindi nakakakain. Dahil pag ibabad mo siya, maluluto yung isda. Ang aton kilawon garon ay lukot, seaweeds. Hugasan muna natin, ibabad muna natin sa salt water to. Tulad din ng pagkilaw natin ng tangigi. Luya, siling labuyo natin. Onion at saka tomato. Yan natin ng salt. Konting sugar. Itong lukot, maski lagyan mo ng sauce, ng kinilaw sauce natin, walang problema. Yan. Ito na ang kinilaw na seaweeds. Makilaw naman ta dalinuan. Ang pinakamasarap na magawa ng kinilaw ay yung freshness ng isda at saka yung pure Cuba vinegar. Because of his experience and because of his wide knowledge on how to kilaw anything, practically anything,
I believe that he should be recognized as a national treasure because we don't have many people who know how to do that. Magpaturo. Hindi naman natin ito eh. Binigay lang naman ng Diyos sa atin. Eh. Bakit hindi natin i-share? Ngayon, si Tuto Mark, dahil sabi ko, kailangan mo na to. Sabi ko, I'm 65 years old. Gusto ko naman lang mag-relax. Hindi na ako gusto magtrabaho. E ngayon, dyan na. Lahat, mga kinilaw, mga luto dyan, luto na sa lahat. Ang gusto ko talaga sa anak ko, itong business na to, ibigay ko ito sa iyo. Huwag mong pabayaan. So gagawa tayo ng shrimp na kinilaw. Mas madali itong ikilaw compare sa ibang mga isda. At first, yung tao parang hesitant kumain ng kinilaw na shrimp. So gusto ko din na i-introduce na sa lahat. Especially ito, medyo madali din natin makikita sa market. Bata pa kami, since elementary, binibigyan kami ng trabaho kung anong areas. Sample, mag-waiter, mag-cashier, gano'n. So until ngayon, nandyan pa rin sila para mag-guide sa amin. Parang meron silang own choreography din minsan pag nandito, no? Magkikita mo si Nong Enteng, may ginagawa. So parang they have their own unwritten choreography pag nandito sila sa kusina nila, sa restaurant nila. Usually, ang ginagawa ko, magigising ako 5:30 in the morning. Entry ka karoon? Pulo. At sa ako, mangitap ko di kililaw. Bago na? Masya. Mauwa na yung gilain. Tapos, kukunin ko yung mga unang kailangan para sa lulutuin. Tapos, yung mga isda. Usually, pagdating ko dito, pag-operate ng store, doon na kami lahat. Magtulong-tulong na kami sa kitchen, kung anong area ang tulang. Mga liison. Ito. Yung natutunan ko is kailangan hands-on ka. Kasi pag may mga problema, may mga dapat desisyonan, pag nandyan ka, mabilis magawa ng paraan. Dito, yung mga customer ko, 60 to 70% mga relatives ko. Taga rito ako sagay. Tapos yung iba, mga kaibigan ko rin. Halos lahat ng customer ko dito, kilala ko talaga.
We have a tendency to simplify our food. Yes, in essence, Filipino food is not complicated, but saying it's simple doesn't help its representation. Entangs is a true master of his craft, someone who has learned from experience, heritage, and repetition. He has figured out the art of balance in a dish that is known for being delicate. Watching him work was inspiring. He moves with efficiency, someone who knows how to get dishes out quickly for an unrelenting lunch crowd. He cooks with confidence, trusting his hands to serve only the best tasting dishes. Finally, he exudes humility in his craft, making sure that anyone he talks to can learn something. You walk away with a full stomach, an ear filled with stories, and a mind at peace, knowing that the country has true artisans like him that will inspire a generation of cooks to believe that Filipino food is great, as long as we respect our ingredients and cook them with passion and love. Si Sir Enteng rin yung isang instrument na tumatak yung Sagay City sa mapa in terms of culinary. If there's some milestone in our life, dito talaga pupunta kami ng Enteng's of Sagay. So doon we enjoy yung chicken nila. Enteng's bahay, pamilya, at kwento. Bahay na in a sense na pagpasok mo pa lang, kahit anong tsura, anong estado, welcome ka. Sabi ko sa kanya, huwag mong sayangin yung bigay ni God sa atin dahil sabi ko, ibigay ko ito sa iyo, Mark. Hindi naman natin alam kung magugustuhan din ng tao yung sa atin. Pero ang importante lang, kung anong sinimulan niya, i-maintain na natin. O, higitan natin, mas maganda. Mas alam ko naman, mas happy siya. Ganun. My gosh, he grew up with that kind of environment, so I don't think there is a way that he will not succeed. All he has to do is follow his heart, just like his father, follow his passion, and I'm sure he'll be able to do it. Definitely, Mark Lobaton is paving his own way into the culinary world na kahit dito sa Sagay, hindi lang yung image ng tatay niya, kundi siya din.